Yun! Magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 16, 2023. Pag-uusapan po natin itong si Attorney Glenn Chong. Bakit ba miss ang nasabi ko? Si Attorney Glenn Chong kasi meron po siyang pasabog kuno laban sa ating First Lady na si Attorney Lisa Araneta Marcos. Makatotohanan ba ang kanyang mga sinasabi? Siyempre hindi. Pag kayo ba naniwala rito mga tol, ewan ko na lamang, TANGA ang maniniwala dito sa mga pahayag na ito nitong si Glenn Chong. Anyway, pag-uusapan po natin ng mas malalim, particular ang kanyang affidavit, babasahin po natin at tingnan natin, suriin natin. Pero sa time ko lamang babasahin ang affidavit na ito. A little backgrounder lamang po kung sino po itong si Attorney Glenn Chong. Actually, personally, hindi ko po siya kilala. Pero sa pagkakaalam ko po, siya po ay politiko dati. Siya po ay isang representative somewhere in Bicol region at kumandidato po sa pagkasenador ngunit natalo. Pumutok higit sa lahat ang kanyang pangalan sa balita nung ayon sa kanya, meron daw pong mga pandaraya sa nakalipas na 2016 national elections kung saan pinagbibintangan niya po rito ang Smartmatic. At dahil din po doon, kaliwat kanan ngayon ang mga naging pahayag niya at to the extent na dinamay daw po ang kanyang bodyguard na si Richard Santillan. Ito pong si Richard Santillan, ito po ay kanyang driver bodyguard sa Pilipinas hanggang sa ibang bansa. Kasama niya po ito dahil pinagkakatiwalaan niya po ito. Ngunit sa isang nakalulungkot na pangyayari, ito po ay napatay sa engkwentro sa pagitan po ng mga kapulisan. Pero ayon po sa kampo nitong si Glenn Chong, wala daw pong engkwentong nangyari kundi rub out. Pinatay daw po ng mga pulis ito pong si Richard Santillan. Kaya naman nauwi po ito sa pagsasampa ng kasong murder at ang mga pulis na involved dito ay nakakulong po sa kasalukuyan at nililitis po para po sa kasong murder. Yan po ang maikling pagkakakilala ko dito kay Attorney Glenn Chong. Saka syempre siya po ay sumuporta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos during the campaign season. Sinumportahan niya po ang kandidatura ng ating Pangulo. Ngunit nakakapagtaka, makalipas po ang isang taon mahigit, ito siya, nagsasalita bigla na meron daw pong dayaan na nangyari noong 2022 national election. At pinagbibintangan niya walang iba kung hindi ito pong si Attorney Lisa Marcos. Babasahin po natin sa unang pagkakataon ang affidavit nitong si Glenn Chong. Para saan kaya ito? Hindi ko alam kasi wala naman silang isinampang electoral protest sa mga sinasabi nilang electoral fraud last national elections noong May 9, 2022. Maybe this is for publicity lamang. Bibilihin ba ito ng publiko? Perhaps kaunti binili kasi tinatalakay po natin ngayon ang ikalawang pagkakataon. Pero after this, tatapusin na po natin ang issue na ito dahil wala naman po itong kwenta. Ito po ay ating tatalakayin para na rin hindi naguguluhan ang ilang po nating PBBM supporter at loyalista dahil nagtatanong po sila bakit daw po may affidavit, bakit daw po may mga ganito. Eh syempre kapag ka hindi po kasi masyadong aware sa kung ano ba ang affidavit, eh akala nila ebidensya na po kagad. Hindi po ito ebidensya. Ito po ay testimonya lamang nitong si Glenn Chong. Sabi nga sa Rules of Court, Article 129, define ng evidence. Hindi po ako abogado, pero basic po sa criminology student na dapat memorize nila kung ano ang evidence. Sabi po dyan, evidence is a means sanctioned by the rules of court of ascertaining in a judicial proceeding the truth respecting a matter of fact. Katotohanan ang hinahanap at ang mga ebidensya na ito ang magsasabi para malaman kung totoo ba o hindi. Ngunit ito po ay hindi ebidensya. Ito po para sa aking pananaw ay isang basura. Isang basurang pahayag mula dito kay Attorney Glenn Chong. Basahin po natin and bear with me. Medyo mahaba po ang affidavit na ito at ilang pages ba to? Hindi ko naman kasi ito nabasa. 15 pages. Siguro baka abutin tayo ng mga kulang-kulang isang oras habang binabasa po natin ito at nire-reaksyonan. Republic of the Philippines,
Pasig City, kabayan. Taga-Pasig ba ito si Attorney Glenn Chong? SS, ibig sabihin po niyan sworn statement. Affidavit, ibig sabihin payag. Known all men by this presence. Ay, Glenn Chong. Siya po yun, ha? Hindi po ako, binasa ko lang. Glenn Chong. Ay, Glenn Chong. Filipino of legal age and a resident of Valle Verde. Ay, yayamanin ito si Attorney Glenn Chong. Walang mahirap na nakatira sa Valle Verde. Dito yan, malapit po sa amin. After having been sworn in accordance with law, hereby depose and state that number one. I am a former congressman of the Lone District of Beliran. Wala kaming pakialam. Kahit former congressista ka. Number two, I have been advocating for honest and credible elections since the advent of automated national and local elections in 2010. Talaga? Eh, kaya ka lang naman nagreklamo kasi talunan ka sa pagkasenador eh. Diba? Tapos, advocate ka na sa isang matapat at credible na eleksyon. Kung talagang advocate ka sa isang matapat at credible na eleksyon in the first place, dapat hindi mo na pinatagal ng ganito katagal ang sinasabi mong dayaan ng 2022. How many months have passed, mga tol? 14 months! Kung hindi ako nagkakamali, tapos ngayon mo lamang sasabihin dito sa affidavit mo na merong dayaan noong 2022 elections, hindi kami mga bata, Attorney Glenn Chong, para maniwala sa'yo. Number 3, sabi niya, my advocacy is focused on exposing, wow, pabida, feeling eyewitness, feeling pabida, the fraudulent election system of and the systematic cheating of our votes by Smartmatic and or its affiliates or subsidiaries. Talaga, nambibintang na naman itong si Glenn Chong. Meron daw fraudulent election system na ang kasabwat, syempre, ang Smartmatic. Paragraph B, under 3, statement number 3. Their wanton and unabated violations of the applicable election laws, yung deliberate disregard, ika nga, ano? Especially those involving a mandatory security features of the election system. At yung ikatlo niyang punto, their stranglehold of the procurement process as shown by their monopoly of practically all election and related contracts in the 2010, 2013, 2016, 2019, and 2022 national and local elections. Puro pambibintang lamang ito. Pero meron kayang ebidensya pang hawak itong si Glenn Chong maliban dito sa kanyang affidavit. Number 4. In the course of my advocacy, talaga ha, bidang-bida ang datingan niya, no? Advocates, spanning over 13 years. O, tingnan niya natin, ano daw yung nakita niya sa kanyang advocacy, ha? A, he attended numerous hearings of several committees of the Senate of the Philippines as resource person on automated elections and related issues. Opo, nakita ka namin. May mga photograph ka nga dito pag tinignan sa internet. Nasa Senate ka eh. Yan o. Glenn Cho. O, yan o. Makikita nyo, yan yung appearance niya sa Senado. Pero meron ba siyang napatunayan? Wala. Alam naman natin na ang hearing sa Senado is in aid of legislation. At kapag kami nakita ang mga senador na punto para sampahan ng kaso ang isang individual or group of individuals, antimano, nagre-recommend sila for prosecution through resolution. Wala namang ganung nangyari, Attorney Glenn Chong. Kasi puro marites lang ang sinabi mo doon. B, I gave lectures. He gave lectures, presentations to a wide range of audience across the country, showing the anatomy of fraud perpetrated by Smartmatic and its cohorts and the evidence thereof. Nasaan ang ebidensya? Most of the time, nagsasalita ka lang naman sa harapan ng publiko through your Facebook page, through your mga dikit-dikit na vlogger, katulad ni Maharlo ka, at iba pa. Katlo,
He authored the position paper on voter receipt or BPAT, which the Supreme Court cited in Bagumbayan BNP Movement Incorporated and Richard Gordon as chairman of Bagumbayan BNP Movement versus the COMELEC, a petition for mandamus seeking to compel the COMELEC to issue the voter receipt. Ay, nako! Medyo mahirapan tayo mag-explain dito. Technical term yung ginamit nitong si Attorney Glenn Chung. Buti na lamang kahit paano meron tayong pangunawa doon sa mandamus. Paliwanag natin para maunawaan po ninyo kung ano po yung binabasa ninyo. Ano ba yung mandamus? Ito po ay isang legal na remedyo kapag ka wala na pong available na legal remedy sa isang pagkakataon. Magpapile ka ngayon ng petition for mandamus. Nakabase po yan sa rules of court. At kapag ka pinaburan ka ng korte, uutusan ng korte ngayon ang lower court o kaya ang isang quasi-judicial body, tigilan ninyo ang ginagawa ninyo sapagkat hindi tama iyan. Pagka pumabor, ganun po yung mandamus. Kautusan po iyon mula po sa korte na nagpapatigil sa isang illegal o pang-aabusong ginagawa ng isang otoridad o ng isang quasi-judicial body. Sana naunawaan niyo po kung ano ang mandamus. Madaling paliwanag lang po yan. Pero mas technical po yan pagka estudyante ang kaharap po natin. Letter D. He acted as a resource person in the oral arguments before the Supreme Court in the same case. Anong napapansin niyo rito, mga tol? Binubuhat niya sarili niya. Parang piling magaling, piling bayani. Oral arguments before the Supreme Court. Kayang di ko napanood yun, ha. Dapat napanood natin yung oral arguments kasi ang sarap manood ng oral arguments ng Korte Suprema, mga tol, eh. Pag aanga-anga ka dyan, yari ka. Mapapagalitan ka ng mga justice dyan sa Supreme Court. Paragraph E, he published countless write-ups and gave numerous interviews on automated election manipulations, public vigilance and electoral reforms in both mainstream and social media, both in the Philippines and abroad. Anong nangyari? Sa dinami-dami ng mga sinasabi mo niya, meron ka bang napatunayan? Attorney Glenn Chung, wala. Kaya sino maniniwala sa iyo ngayon? Number 5. Statement number 5. In 2016, he was consulted by the political campaign of a presidential candidate in the United States of America on the issues of automated election manipulation and Smartmatic. Again, pagbubuhat na naman sa kanyang sarili, pabida sa madalang salita. Number 6. In 2019, he was also consulted by technical consultant of the political opposition in Argentina regarding the issue of election fraud involving Smartmatic. Again, pabida na naman. Sinasabi niya, kaya siguro siya kinokonsulta dahil magaling siya. Ganun yata gustong sabihin nitong si Glenn Chung. 7. A day after the 9 May 2016 national and local elections, I was summoned to the campaign headquarters of Ferdinand R. Marcos Jr. by former Representative Jonathan A. De La Cruz to shed light on the tweaking of the transparency servers used during the tabulation of the votes. There, I met the candidate and his wife, Luis A. Marcos. Fact ba to? Katotohanan ba to? I do not know, pero given the benefit of the doubt sa kanya, sige, sabihin na natin na siya ay pinatawag. Naku nang teting, baka pwede mo namang sabihin na hindi kasi namon. Baka pwede mo namang sabihin na ni-request ang iyong presence. Diba, inimbitahan ka, pwede mo namang sabihin invited instead of summoned. Di naman ganun kayabang ang ating Pangulo at ang ating unang ginang, ang kanyang asawa para ipatawag ka sa kanilang binalak noon at ginawa na electoral protest. 8. Thereafter, he was made to face both foreign and local media to explain and answer questions about what happened on the night of the vote canvassing. Okay? 9. Over the next 6 years, I worked with Bongbong and Lisa collectively, Marcos Coppol, their lawyers, and practically all of their staff who were involved in the electoral protest filed by Bongbong against then Vice President Maria Leonor G. Robredo. Talaga? Eh bakit bihirang-bihira ka namin makita ang presence mo kasama ang Marcos family? In fact, nung pumunta ka
sa Mandaluyong headquarters ng noon ay kumakandidato pa lamang na si BBM, wala pa doon si Pangulong Bongbong Marcos, natatandaan ko yun eh. Nakita ko, ay wala dito si BBM. Biruin mo, nagpunta ka doon. Kung talagang sinasabi mo na ikaw ay working together with the Marcos team during that time, eh imposible naman na hindi ka nila haharapin. Imposible naman na hindi ipapaalam sa iyo na nung panahon na pupunta ka, wala sila doon. Ibig sabihin, wala ka. Hindi ka masyadong relevant sa pamilya Marcos. Kasi hindi pinapaalam sa iyo eh. O, huwag ka munang pumunta dyan, wala kami. Nung pumunta ka kasi, nasa campaign sortie si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya hindi mo sila inabutan doon. Napanood ko yon sa isang live streamer na vlogger. Okay, tuloy tayo. Number 10. Along with the Marcos couple, our select group of 6 individuals or techies regularly and privately met over dinner at the couple's house in Forbes Park and at other times at the office of the law firm of Lisa in Bonifacio, Global City. We met for discussions of technical issues, brainstorming and crafting of strategies, updates and socials. Talaga lang ha, ang dami mong claims dito. Attorney Glenn Chong, wala ka bang maipapakita sa amin na kahit paano diyan sa mga napakaraming pagkikita ninyo regular at privately na meron kang ebidensya? Photograph somehow, ipakita mo para mapaniwala mo kami. Ay, umuulan mga tol. Sandali, ang mga aso kong makukulit nandito kasi sa loob po ng kwarto eh. Pasok kayo, Mama Dog. Oh. Diyan lang muna kayo, kayong maingay ha. Dito tayo. O, shoutout muna, Mama Dog. Pakita ka muna sa ating mga manonood. Si Mama Dog, oh, laki-laki, oh. Mama Dog po yan, eh. O, sige na. Si Onyx. Okay? Now, tuloy tayo. Anong number na tayo, mga tol? 11. Dito na tayo sa 11. Nako, nasa third page pa lamang tayo. Bear with me mga tol ha. Kailangan tapusin natin itong binabasa natin para makonclude natin na basura itong mga pinagsasasabi dito nitong si Glenn Chong. Tuloy tayo. 11. He assisted the Marcos couple, talagang pabida, their lawyers and their staff in many different ways without any compensation or expectation of reward because Bongbong's electoral protest was at the core of my advocacy. Talaga lang ha. Without any compensation or expectation. Yun pagdiin na natin. Kasi balibalita natin mga tol, although chismis lang yun, naghanga daw po ito ng posisyon sa gobyerno eh. Hindi naibigay eh. Kaya siguro ganito na ngayong kaingay. Tuloy tayo. Bongbong's electoral protest, okay? I firmly believe that Smartmatic manipulated the 2016 general elections as it did in all previous and subsequent general elections. In fairness, total, tapos na yan. Nag-rule na po ang Korte Suprema dyan. At wala daw pong dayaan na nangyari. I'm sorry to say that, pero syempre, paniniwalaan natin ang Korte Suprema. At kung ano man ang claim ng ating Pangulong Bongbong Marcos that time, di natin masasabi na kasinungalingan or katotohanan. Kasi after all, Korte ang magsasabi kung ano talaga ang totoo. At sinabi ng Korte, nanalo si Lenny Robredo. Ang mahalaga, napagtagumpayan po natin na may panalo si Pangulo noong May 9, 2022. Balik tayo dito. Paragraph number 12. On July 31, 2018, he testified before the Senate of the Philippines concerning the anomalies and fraud involving the Smartmatic Automated Election System in the 2016 national and local elections. Do not use the word to testify. Ano? Siguro appropriate sabihin mo, you were invited as a resource person. Kasi hindi naman paglilitis yung ginawa sa Senado. Hearing in aid of legislation yon. Huwag mo kaming gawing mga tanga. Attorney Glenn Chong, testified sa Senado. Hearing in aid of legislation. Your statement there is just a mere statement of a resource person or an expert person. Not necessarily as a witness. Nak ng teteng, hindi yon paglilitis sa korte. Para ma-qualify as witness, dapat dumaan po yan sa proseso kung ano ang itinatakda ng rules of court.
yung qualifications of a witness. Gusto mo, i-discuss ko, kaya di ako abogado, attorney? Joke lang. Kasi abogado itong kausap natin, abogado itong gumawa ng affidavit eh. Wag na mga ito, nagjo-joke lang ako. Tuloy tayo. Number 13. Among many others, he testified na naman eh. Ano? Sabihin mo na lang na na-invite ka doon as a resource person. Possible, alang naman baguhin ko to, ito sulat niya. He testified and produced the evidence involving the electronic transmission of election results in 459 precincts one day before election day, as shown in the records and footages of the hearing. Both the Smartmatic and the Comelec were miserably unable to explain the phenomenon. Sa 13 na binabasa natin mga tola, wala pa itong kaugnayan sa binibintang niya kay Atty. Lisa. Kumbaga, irrelevant itong binabasa ko. Irrelevant ito, pero kailangan po natin basahin. 14. In his comment, he detailed the anomalies and fraud of the Smartmatic Automated Election System in the 2016 national and local elections. He attached all the evidence obtained from the election system itself. Significantly, the PET, Presidential Electoral Tribunal po yan, did not sanction me for allegedly violating the rule on sub judice. Neither did it issue a gag order which was urgently pleaded by the respondent. E ano naman ang kaugnayan nun? Porkit hindi kasi sanction for sub judice or gag order, totoo na kagad ang sinasabi mo. Ganun ba yung gusto mong palabasin dito? By the way, mga tol, ang sub judice, para sa kaunawaan po ninyo, ito po yung principle of law na kapag ka nasa korte na po ang isang kaso, hindi na dapat ito pinag-uusapan publicly. Huwag mo kaming gawing tanga, Attorney Glenn Chong. Although ang principle ng sub judice ay kinikilala po sa ating jurisdiction, but that is not applied to a hearing in aid of legislation conducted by Congress. Natututo na kami, nanonood kami ng hearing sa Senado at Kongreso ngayon. Eh. Di ba? Ini-insist nila, baka ma-subjudice daw sila. Sabi ng mga senador, hindi sakop ng subjudice ang hearing in aid of legislation. Kaya wag mo kaming gawing tanga, Attorney Glenn Chong. Tuloy tayo. Number 16. On November 26, 2018, he filed his Certificate of Candidacy as a substitute candidate for senator in 2019 national and local elections. Talunan ka. Sa madaling salita, talo ka. He avowed aim was to bring the issue of automated election fraud by Smartmatic into the fore of national attention and discussion. Kaso lang, walang naniniwala sa'yo kaya hindi ka nanalo eh. My candidacy or his candidacy would provide him greater visibility and an amplified platform to advance his advocacy. Talunan ka kasi walang naniniwala sa'yo, Attorney Glenn Chong. Number 17. However, on December 9, 2018, ito na, may mga minention ulit siya rito. Paragraph A, 133 days after he testified in the Senate of the Philippines, 48 days after he filed by 250-page comment onto the PET, and 13 days after he filed his Certificate of Candidacy in Substitution. Ito na. And it really hurts, mga tol. Nakalulungkot kasi napatay yung kanyang trusted and long-time personal security aide in the name of Richard E. Santillan. Was mercilessly tortured and brutally and brazenly killed by 20 police officers. Kaya ngayon, sobra ang paghihinakit o paghihinagpis nitong si Attorney Glenn Chong dahil napatay ang kanyang most trusted and long-time personal security aide. 18. To be clear, he have no known enemies except Smartmatic and its cohorts. While the politics in Biliran were at times unruly and heated, I have not run for any elective position there or elsewhere for years prior to the incident. Thus, to his mind, the incident was a clear case of selective terrorism perpetrated on a person very close to him in order to frighten him into submissions and silence. On the contrary, syempre, bigay natin sa aking kaalaman yung parte ng kapulisan. Kasi pulis ako dati. Alam nyo mga tol, napakabait sa akin ng Panginoong Diyos.
Kasi kung hindi ako nagtatag ng review center at kung hindi ako umalis sa PNP, kasama ako dyan. Kasama ako dyan, mga tol. Sa 20 police officers. Dahil yung kalahati sa police officer na nandyan, mga nakasama ko sa trabaho before. Operatiba ako eh. Ano? Thank God, nag-decide ako magtayo ng review center ko at naiiwas ako sa nakalulungkot na pangyayari na ito, particular sa kanila. Nasira ang karir ng mga police na ito. According sa PNP, the operation conducted resulting to the death of Richard Santillan was legitimate. It was a product of an armed confrontation with prior intelligence that Richard Santillan was associated with the syndicate. Okay? Labas muna kayo. Yan. Pero hindi ko sinasabi na totoo yun. Ayun po ang sinasabi ng PNP. I am not saying na totoo yun. After all, nasa korte na po yan. Bahala na dumepensa ang mga pulis na dati kong kasamahan sa kaso na yan. Nalulungkot lang din ako kasi nagtrabaho sila, perhaps, maaaring nagkamali sila, kaya ngayon sila ay nakakulong. Hindi naman ibig sabihin na sila ay nakakulong, may kasalanan na rin kaagad. After all, the evidence na pinipresent nila ay legitimate operations. On the other hand, yung mga pinresent na ebidensya nitong si Glenn Chong ay rub out ang nangyari. It's up to the court to decide whether those police officer is guilty or not. Number 19. During the memorial service for Richard, the Marcos couple extended their condolences and sent flowers. Less than 3 weeks after the incident, Lisa summoned me to her office and offered to pay for 2 of my new security aides for the next 6 months. She deposited their salaries directly to my bank account from January to June 2019. Okay, ha? Ito, ha? Mga pangyayaring sinasabi nitong si Attorney Glenn Chong. Kung binigyan siya ng security aid ni Attorney Lisa, wala pong illegal doon. No? Concern lamang marahil itong si Attorney Lisa sa kanyang security and safety. But wala rin itong relevant sa reklamo niya ngayon. Parang nakikita ko sa inilalagak nito ni Glenn Chong is sineset niya na ito ang mga pangyayari para paniwalaan niyo ako. Pero lahat po ito ay claim niya lamang. Number 20. Sometime before the pandemic, in one of our private gatherings at the couple's house in Forbes Park, Bongbong asked who among the 8 of us in the dining table had paid the highest price in the fight against Smart Man. He replied that he probably had paid the highest price with the life of Richard. Bongbong readily agreed. Napaka-importante talaga ni Richard Santillan, ano? Dito kay Glenn Chong. And he was very emotional during the time na nire-raise niya ang irregularity doon sa operations na sinagawa po ng mga police resulting to the death, untimely demise. Ano ba pronunciation doon? Ng kanyang long time and most trusted security and driver, bodyguard, na si Richard Santillan. Tuloy tayo. Number 21. Towards the end of October 2021, after Bongbong had filed his certificate of candidacy for president, Lisa summoned me to her office. As they ate lunch together, she requested his presence at the Marcos campaign headquarters for even just twice a week. Talaga? Pero parang makailang beses ka lang naman namin nakita noon na pumunta dyan sa BBM headquarters sa Mandaluyong. Ha? At yung sinasabi ko nga, pagpunta mo, wala pa si Pangulong Bongbong Marcos even ng ating unang muna. Paano mangyayari na malapit na malapit ka talaga sa Pangulo at sa ating unang ginang kung pagpunta mo doon, hindi nila alam na pupunta ka. Kaya wala ka doon, wala sila doon. Number 22. After she made the request, she asked how much she would have to pay him. He readily assured her that he will present
be present at the Marcos campaign headquarters 2 days each week at the minimum until election day, and that she did not have to pay him anything. Pabida talaga. Sinasabi niya na ginagarantiyan niya dito kay First Lady na ang presence niya dyan sa headquarters ay hindi bababa sa 2 beses sa isang linggo at hindi nila kinakailangan magbayad. Pabida! Ito pong si Attorney Glenn Chong, number 23. He reminded her that he had been truly grateful when she paid for 2 of his new security aides for 6 months in 2019, since he had volunteered to help the Marcos couple in line with his advocacy without any compensation or expectation of reward. Her gesture was more than enough for me. Parang nakikita ko dito, mga tol, pinabubulaanan niya yung mga kumakalat na balita ngayon na kaya siya nag-iingay dahil hindi siya napagbigyan sa pwesto. Parang sinasabi niya, noon pa man, tinutulungan ko na yung Marcos family at hindi ako naghihintay ng anumang kabalit. Parang ganun ang gusto niyang sabihin dito. 24. Before they ended their lunch, Liza promised him that if Bongbong is elected as president, talaga lang ha, he will be appointed as commissioner of the COMELEC, then later its chairman. He thanked her for her promise. Oh, ganon? Merong ganon? Inalo ka ba talaga? Parang hindi naman. Kasi, common sense will tell us, Glenn Chong, na hindi totoo yung sinasabi mo. Ilang beses ka namin napanood. Matindi ang galit mo sa Commission on Elections. Sinasabi mo sa mga napakarami mong interview sa social media na hinding-hindi ka tatanggap ng anumang posisyon sa COMELEC dahil para sa iyo ang COMELEC ang pinakamasamang institusyon sa ating gobyerno. Nakalimutan mo na ba yon, Attorney Glenn Chong? O gusto mong halukayin namin ang Facebook page? Hindi ko maalala bigla, pero pagkakailangan, makikita po natin yun. Ano, kung saan sinabi nitong si Glenn Chong na hindi siya uupo sa anumang posisyon dyan sa COMELEC dahil para sa kanya, helpful yan. Yun yung word na ginamit niya. Okay, tuloy tayo. Ano pa ang sinabi mo rito? Paragraph 25. He started his duty at the Marcos campaign headquarters along EDSA in Mandaluyong City by the middle of November 2021. He was there twice a week until it became almost daily towards the end of the campaign period. On December 10, 2021, he received SMS from the Secretary of Liza requesting him to attend a meeting with the Smartmatic. It was Liza who instructed her secretary to relay the request to him. The meeting was scheduled at 6 in the evening at 5600 South Superhighway, corner Arellano Street. Unfortunately, he was not able to attend the meeting. Tuloy tayo. The next day, he found out that the meeting was between the representatives of Liza, supposedly including himself, and the officials of Total Information Management Corporations and the latter's office. Or Team Corporation is the joint venture partner of Smartmatic. They formed Smartmatic Corporation for the Automated Elections in the Philippines. Assuming for the sake of this statement, pagpalagay nating tama ito. Is there illegal sa action itong si Attorney Liza na makapag-meet sa mga personnel dyan sa Smartmatic? I don't think na mayroong mali doon. Kasi alam nyo, ang bawat parties involved sa elections, may mga representations po yan para malaman kung mayroong bang mali o irregularities sa ginagawa po ng Smartmatic. Ang gulong itong mga aso po, mga to. Wala kasi yung tao dito, maliban sa amin. Gulo. Huwag kayong magulo, papalawin ko na kayong dalawa kayong aso eh. Tuloy tayo rito, mga tol. Number 28. Between the middle of November 2021 to the middle of March 2022, he worked at the 6th floor of the Marcos campaign headquarters. This one floor below the restricted offices of the candidate and his top campaign officials. Their unit was designated as the vote protection unit. Only a small office separated their unit from the office of Liza. Sige, tingnan natin. Totoo yung mga yan, ha?
In addition to his duty at the Marcos campaign headquarters, dito, gusto ko lang ipaalam sa inyo, itong binabasa ko, ini-establish dito ni Glenn Chong na talagang meron siyang connection sa mga Marcos at alam niya ang mga nangyayari. Para kinalaunan, paniwalaan siya ng mga blind supporter niya. Ano? Pero hindi tayo tanga para maniwala sa mga sinasabi niya rito. Okay, tuloy ko lamang ha. In addition to his duty at the Marcos campaign headquarters, he also went to the provinces of Nueva Ecija, Laguna, Zambales, Iloilo, and Guimaras to actively campaign for Bongbong. So what? Pare-pares lang naman tayong nangampanya para sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang pinakaiba namin sa iyo, Glenn Chong, kami hindi kami nag-antay ng kapalit. Tuloy tayo. 30. In January 2022, upon the request of Partido Federal ng Pilipinas, he set up the Marcos campaign headquarters in Biliran in his family's commercial building. He paid for the utilities and the allowances of the volunteers manning it and those campaigning for Bongbong in Biliran. He informed Lisa about this matter and she thanked him. Wala kaming pakialam dyan. Kung yan ang ginawa mo, thank you. Pero huwag ka naman, ba't ginusto mo yan eh. 31. Sometime after 7 March 2022 and before their unit was fully transferred to a bigger office at the Cybergate Plaza across the Marcos campaign headquarters on March 21, 2022, he was scheduled for one-on-one meeting with Lisa. Ito na, yung paputok niya puno. Ha? Mga paputok niya puno. 32. When he arrived at the BPU that afternoon, he saw Attorney Ivan E. Uy. Ito na yung mga paputok niya eh. Pinagbibintangan niya pa si Secretary Uy, saka yung Executive Assistant Director dyan po sa Executive Office of the Executive Secretary. O, na si Attorney Hubert B. Guevara. At the conference table, Ivan and Hubert are part of the BPU and the select group of 6 individuals who regularly and privately met with the Marcos couple over the years. When he was called for his meeting with Lisa, they also came along with him to her office. 33. The first to get inside the office was Ivan, followed by Hubert and himself. Ivan seated himself at the farthest end of the conference table to the right side of Lisa, who was standing on the other side of the table. Hubert seated himself closer to Ivan, almost directly opposite to Lisa. He seated himself at the other end of the table, opposite to Ivan, to the far left side of Lisa. Oh, kunyari, detalyadong-detalyado pa, no? Okay, sige, tuloy tayo. As Lisa was standing on the other side of the table and facing Ivan and Hubert, she declared the following. Ito na, yung kasinungalingan itong si Glenn Chong. Bakit ko sinasabing kasinungalingan, kung meron siyang ebidensya na nangyari ito, ilabas niya, hindi lang yung kanyang statement. Alam nyo, mga tol, one of the most weak evidence is testimony pagdating sa korte. No? Hindi yan, dapat may couple dyan palagi with physical evidence, like photograph and others. O, sabi niya, guys, ito daw po yung sinabi nitong si Attorney Lisa. Quote and quote tayo, sinabi daw po nitong si Attorney Lisa. Guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys to come with me. 35. Then she suddenly turned around to face me, emphatically pointing her finger at me and blurted the following. But not you, because they hate you so much. Ang sinasabi niya na ika makasama dahil galit sa iyong Smartmatic. At that point, he already knew what the meeting with the owners of Smartmatic involving 2 technical guys will be about. Talaga? Alam mo na kagad kung ano yung meeting nila? Ang galing mo namang manghula. Para kang hindi abogado. Ang mga abogado kasi sa aking pagkakaalam, nakabase sa ebidensya, hindi nakabase sa panghuhula. 36. Smartmatic had to reach out and talk to Lisa as much as Salome danced before he rode in order to neutralize him as did John the Baptist lose his head. Eh, pag ano, may paggamit-gamit ka pa ng mga personalities sa Bible, ha? Bagay ba sa iyo yun, Attorney Glenn Chong? I found out later from a source at the Bureau of Immigration that Juan Piñate Martinez Roger Alejandro, born on
22 April 1975, Venezuelan citizen arrived in the Philippines on March 17, 2022 and departed on April 5, 2022. Thus, Piñate Martinez Roger Alejandro was in the Philippines at about the time Lisa declared that she is meeting with the owners of his birthmatic. Eh, so what? Attorney Glenn Chong. So what kung nakipag-meet si Attorney Lisa sa Smartmatic? Meron bang illegal doon? Bago mo husgahan si Attorney Lisa, dapat meron kang ebidensya. Mamaya yung kanyang meeting, kung totoo man, hindi ko sinasabing totoo yan, assuming na totoo, eh, para lamang siguraduhin na walang mangyayaring dayaan sa darating na hari. No? Dapat alam na alam mo, kung talagang bawal itong ginawa ni Attorney Lisa, dapat you cited that rules or law prohibiting the meeting of one of the candidates or representative of him sa mga personnel ng Smartmatic. Meron ka ba ditong nilagay? Parang wala namang nakalagay, ano? Kasi kung meron ganon, eh naniniwala ko hindi mo makakalimutan yun. Isa kang abogado eh. 38. The information further shows that he returned to the Philippines on April 19, 2022 and departed on April 23, 2022. He arrived again in the Philippines on May 3, 2022 and departed again, blah, blah, blah. O yan lang naman yung appearance dito nung sinasabi niyang personnel o officials ng Smartmatic. 39. Furthermore, he searched the register of company's house. It is an executive agency responsible for incorporating and dissolving limited companies and making company information available to the public. It is sponsored by the Department of Business and Trade of the United Kingdom. Irrelevant. 40. His search reveals that one Roger Alejandro Piñate Martinez, born in blah blah blah, pare-parehas lamang, lagpasan na nga natin ito. Okay? Lagpasan na natin. Ano? Kasi wala akong nakita. Yung mga sinasabi dito nitong si Glenn Chong ay kung facts, dapat supported with evidence. At kung illegal ang ginawa nitong si Attorney Lisa, dapat ni-raise niya na kagad yan noon pa lamang. How come na ngayon niya lamang ito ginagawa? Medyo i-advance na po natin. 45 minutes na pala ako nagbabasa sa walang kwentang affidavit na ito. Punta na tayo dito. Dito tayo. Sa medyo later part ng kanyang affidavit. Kasi puro kwentong kutsero lang naman eh. Ano? He who accused, siya dapat ang magpapatunay sa kanyang inaakusa. Ito, dito tayo. Finally, dito na tayo sa 100 na. Napaka walang kwenta, kaya nilagpasan na natin. Bolstering his firm belief that Marcos Coppol cut a deal with Smartmatic in the run-up to the general elections in 2022 is the conspicuous absence of electoral reforms in the agenda of Bongbong as reflected in his State of the Nation address in 2022 and in 2023. Porkit hindi binigyan ng pansin ni Pangulong Bongbong Marcos yung electoral problem dito sa bansa natin. May tinatago na si PBBM. Anak ka ng teteng ka, Attorney Glenn Chong. Maraming problema ang dapat unahin. Kaysa dyan sa sinasabi mo walang batayan na pandaraya. Kung hindi binigyan ng pansin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinagpipilitan yung hybrid elections, so what? Mas kailangan ng tao ang immediate at long-term solution sa ibang mahalagang problema sa bansa. After all, lahat naman ng mga sinasabi niyong alegasyon ng pandaraya, nananatiling alegasyon, wala naman kayo napapatunayan. 101. In making this narrative of facts and events, ito na mahalaga dito eh. He is motivated by nothing more than his loyalty to his advocacy for honest and credible elections, which he have persistently carried on for over 13 years now, regardless of the circumstances he find himself in or the personalities involved. So, pabayani ka talaga, pabayani. Para saan ba itong ginawa mo? May bearing ba ito? O tapusin muna natin bago ako mag-conclude sa ating opinion. He sincerely believed that Smartmatic is a continuing serious threat to our national security and an insidious evil that breeds a perpetual cycle of rampant corruption in our election political system through systematic automated election fraud and
by these disclosures, he is striving to finally rid ourselves of Smartmatic and its cohorts and liberate our country and people from their clutches of evil. Ngayon, this is a sheet of paper lamang. Trash paper lamang ito. Attorney Glenn Chong, para saan ito? Eh so what kung nagsagawa ka ng affidavit na ito? Meron bang bearing ito? Hindi mo nga ito dinala sa proper forum. Kahit sino pwedeng magawa ng affidavit at ipanotarize sa notary public. Ngayon, malinaw ang intention mo dito, Glenn Chong. Ano ang intention dito? Para pagtuunan ka ng pansin, makilala ka, perhaps gusto mong kumandidato sa darating na 2025. Pero hindi ka magtatagumpay. Kasi sana mapakinggan na rin tayo ng ibang content creator. Last time na po natin talakayin ito. Wala pong kwenta ang mga sinasabi dito ni Glenn Chong. This is a form of publications lamang advocating for his intention maybe to run sa darating na halalan sa 2020. Wala itong kwenta. Lahat ng mga revelations niya dito, pawang mga naglalaro lamang sa kanyang kaisipan. Kung totoo ang mga sinasabi niya dito, partikular, ang irregularity na ginawa ng Popol Marcos, ang ating Pangulo at ang ating unang ginang sa kasalukuyan, then dalhin niya sa proper forum. Ano? Dalhin niya sa kung saan pakikinggan yung kanyang mga sinasabi, pero dapat may ebidensya. Eh bakit niya ginagawa ito? Malinaw lamang na siya ay naninira sa ating unang ginang. Nanggugulo sa kasalukuyang gobyerno. At ang pinakamasaklap dito, may mga nagpapagamit dito kay Glenn Chong. Maraming salamat sa inyo mga tol. Itong binasa po natin, inuulit natin, ay isang basurang affidavit mula sa isang nagpapakilalang bayani. Parang yun ang gusto niyang sabihin eh. Yung kanyang mga pagsasakripisyo to the extent na pati yung kanyang long-time aide and trusted security na si Richard Santillan ay napatay dahil sa kanyang advocacy. Maraming salamat. Ano ang masasabi niyo dito sa mga marites ni Attorney Glenn Chong? Shoutout po sa lahat po ng ating mga manonood, 837, mula po sa Facebook at saka sa YouTube. Oh, sabi ni Paul Marquez, tapon, kahit oposisyon, hindi bibigyan ng timbang yan. It does not prove anything. Tama. Kaso lang, sinasakyan ng mga vlogger, ng mga galit sa Pangulo. Nandyan si Engineer Toto Kausing, si Enzo Recto, si Bloodcaster, si Maharlika, si Banat Bay, si Gagong Lipunan, at kung sino-sino pa ng mga anti-Marcos forces. Pero tinalakay natin ito hindi dahil sa gusto nating i-entertain ito. Actually, ayoko nga sanang talakayin ito. Pero may mga kaibigan po kasi tayo na naghahangad po ng kasagutan, linawin daw, oh, naku, may ebidensya na po si Glenn Chong, may affidavit na nilabas. Hindi po yan ebidensya. Basurang affidavit po yan. Ngayon, sana malinaw na po sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Walang kwenta po yung affidavit na yan. Itong si Attorney Glenn Chong.